Welcome back to my channel, and welcome back for another edition of Health Class. Today, pag-uusapan natin ang isa pang requested topic. Dapat pala, noon ko pa na-discuss ang topic na ito kasi isa ito sa pinaka-common na karamdaman ng mga tao, particularly sa mga babae. Meron ba kayong nakikita na parang bluish or purple na color sa inyong mga binti? Or sa inyong legs, feet, and ankles? Binisita ba kayo ni Spider-Man? Kaya parang may nakikita kayong spider web sa inyong legs? Na parang meron kayong nakikitang branches of tree sa inyong legs, feet, at kadalasan sa mukha? Kung meron, pues, itong topic na ito ay para sa inyo. Kaya, just keep on watching. My name is Ryan, and I'm specializing in diabetes, men's sexual health, primary care, alcohol and drugs, and alternative medicine. Siguro nga binisita kayo ni Spider-Man. Kaya siguro nakikita nyo ang spider web sa inyong mga binti, sa paa, or sa mukha. Or siguro lang love na love nyo ang kulay na blue at purple, kaya nagkakaroon ng discoloration sa inyong mga legs. Biro lang po, yung mga nabanggit ko, yun ang mga typical na signs ng varicose veins at spider veins. Ang varicose veins ay ang pamamaga ng blood vessels or ugat na nakikita just under the skin surface. Tinatawag itong superficial, na kadalasang makikita sa lower body. Lower body, that means waistline and below. Para masigurado na maganda ang daloy ng ating dugo, meron tayong mga valves or vein valves. Ito ang kanilang primary purpose. Ang panatilihing maganda ang daloy ng dugo, papuntang heart or puso. Pero pag hindi na gumagana ang mga valves, nagiging weak ang mga veins. Ang resulta, hindi na nakakadaloy ng maayos ang dugo, papuntang heart or puso. Kaya nananatili lang ang dugo sa isang lugar. Namumuo ang dugo sa isang lugar ng ugat. Kaya ito nagkukos ng discoloration, kagaya ng color blue at purple, na makikita sa mga legs, feet, at ankles, na kadalasan ay painful at makate. Comment down below kung meron kayong varicose veins at masakit ito at sometimes makate. Ang spider webs naman or spider veins, ito yung mga maliliit na bluish at purple na veins na nakapaligid sa varicose veins. Sometimes, tinatawag ko silang mga maliliit na varicose veins. Spider veins look like spider webs or tree branches. They are not usually painful. They can appear anywhere on your body, mostly behind the knee, on feet, or sometimes sa mukha. In general, ang varicose veins are not dangerous for most people, pero in severe cases, it can lead to blood clots. Ang blood clot ay ang paninigas at pamumuo ng dugo sa loob ng ugat. Unfortunately, older people are at risk of developing varicose veins and spider veins. Kasi nga, of the aging process, the more older you are, the more you are at risk of developing varicose and spider veins. Habang tumatanda ang isang tao, lalong humihina ang veins at vein valves. Nawawala ang elasticity ng mga ugat at naninigas. Gaya ng sinabi ko kanina, mas at risk ang mga babae. Female hormones can allow the vein walls to stretch. Pregnancy, menopause, or taking birth control pills due to the changes in hormone levels. Ang pagbubuntis, ang pagmemenopause, at ang pagtitake ng birth control pills ay sanhi ng pag-iba ng levels ng hormones na pwede rin maging sanhi sa pag-develop ng varicose at spider veins. Family history. Sabi nila, inherited daw
ang varicose veins. It runs in the family. Lifestyle, standing or sitting for long periods of time. It decreases blood circulation or blood flow. At ang pagsusuot ng restrictive clothing kasi nagdi-decrease ito ng blood flow. At excess weight puts pressure on veins. Tumataas ang pressure ng mga ugat dahil sa mabigat na timbang. Smoking of cigarettes at mga leg injuries can cause varicose and spider veins to develop. Varicose veins are very common. About 1 in 3 of all adults ay nagkakaroon nito, more commonly in females. O sige, i-recap natin ng mabilisan. When vein walls weaken, they get bigger when blood pressure in veins goes up. Vein valves get damaged and don't work. As a result, blood backs up or pools in the veins, causing swelling, resulting in the development of varicose and spider veins. Highly recommended na i-elevate ang legs ninyo. This is to increase blood flow and to decrease vein pressure. Elevating legs above your waist several times a day is highly recommended. Ang pagsusuot ng elastic stockings ay nakakatulong para ma-prevent ang vein stretching at tumutulong din ito para i-increase ang blood flow to your heart. At merong mga procedures na pwedeng makatulong, kagaya na lamang ng injection therapy. This is also called sclerotherapy. Ang sclerotherapy ay ang pag-inject ng solution sa mga ugat, which causes the veins to stick together, then it turns into scar tissue, then fades away. Meron ding laser therapy. This is to close off damaged vein using a laser. Tinatawag itong thermal ablation. At meron ding vein surgery. Ang surgeons ties off affected vein to stop blood from pooling. Surgeon may remove the vein to prevent varicose veins from reappearing. You need to talk to your doctor para malaman mo kung ano ang most suitable na management and treatment for your varicose veins. As always, prevention is better than cure. Avoid long periods of standing. Elevate your legs. Maintain a healthy weight. Stop or quit smoking. Stay active to increase your blood circulation. And wear compression stockings. Kumonsulta sa iyong doktor, lalo na pag may bleeding, severe skin discoloration, severe pain, severe swelling, kung may pamumula sa inyong mga balat, at kung mainit ito pag iyong hawakan. Your doctor might recommend or order an ultrasound. Thank you for watching. I shall see you again on my next health class. Stay safe and be healthy.